Welcome to FreedCon Philippines. Ako si Gino at ang hawak ko ngayon ay ang KY Bluetooth headset. Ito ngayon ang pinakamapormang Bluetooth headset sa market na offer ni FreedCon sa mga riders para safe ka pa rin makatanggap ng tawag, makagamit ng navigation app o makapakinig ng music habang ikaw ay nagda-drive. Tara, tingnan natin kung ano ang laman ng box ng KY Bluetooth headset. Ito ang mga laman ng box ng ating KY Helmet Bluetooth headset. Siyempre, nandyan yung ating unit, ang freebie stickers, user manual, charging cable, yung ating slip-on bracket, yung stick-on o permanent bracket na may kasamang double-sided adhesive, ang ating velcros para sa speaker at velcro para sa mic. Ayan, syempre yung ating headset, nakakabit na yung kanyang regular mic, ito yung mga speakers, at para sa open face at mga modular helmets, ang ating gooseneck mic. Ito ang mga buttons ng ating KY Bluetooth headset for different functions. Nandyan syempre yung ating power button, yung ating jog wheel, multifunction button, at syempre yung ating ports para sa headset at para sa charger. Check mo muna kung ang iyong helmet ay intercom ready. Tignan sa ilalim ng cheek lining kung merong slot para sa speakers. Pero kahit ang helmet mo ay hindi intercom ready, ay walang problema dahil ang KY Bluetooth headset ay merong kasamang velcro tapes. Tatanggalin mo lang yung cover ng double adhesive doon sa ating velcro. At ito ngayon ang ididikit mo doon sa likod ng cheek lining kung saan may kakabit yung ating speakers. Pagkatapos ilagay ng ating velcros ay pwede na ikabit ang mga speakers. Tandaan lang na ang speaker na may maikling wire ay ang sa left side at ang speaker na may mas mahabang wire ay ang sa right side. Kapag ang helmet ninyo ay full face, ay gamitin lang ang nakakabit ng regular mic. Pero kung ang helmet ninyo ay half face o kaya modular, ang gamitin ay ang provided na gooseneck mic. Tatanggalin nyo lang ang nakakabit na regular mic, paghihiwalay ng connector, at saka ikakabit ang ating gooseneck mic. Para sa proper connection at para hindi magkaproblema ang inyong mic, siguraduhin na kapag kinabit ang gooseneck mic ay magkatapat ang dalawang arrows. Ang gooseneck mic ay meron ng kasamang double adhesive. Tatanggalin mo lang yung cover nito at ito ngayon ang ididikit mo sa ilalim ng cheek lining. Pagkatapos may kabit ng headset, ay pwede na nating ikabit ang bracket. Meron tayong dalawang klase, yung ating slip-on bracket at meron naman yung stick-on o yung permanent na meron kasamang double adhesive. Ang gagamitin natin ay yung ating clip-on bracket. Para hindi ka mahirapan sa tamang haba nitong wire ng jack ng headset, unahin mo munang ikabit yung bracket at yung KY unit. Saka mo ngayon siya ipasok doon sa port at saka mo ikabit yung lining ng iyong helmet. Para safe ka pa rin makapakinig ng music, makagamit ng navigation app, o makatanggap ng tawag habang nagda-drive, ay kailangan nating i-connect ang ating KY Bluetooth headset sa ating cellphone via Bluetooth.
Siyempre, kailangan nating i-turn on ang ating KY headset. Press and hold ang power button ng 3 to 5 seconds hanggang mag-blink ang red and blue light. Welcome to use Freedcon product pairing. Once blinking na ang red and blue light, ibig sabihin ay nasa pairing mode na ang iyong KY headset. Sa iyong cellphone, i-turn on ang Bluetooth at hanapin sa available devices ang KY. Hit pair and connect. Connected. And once successfully connected, ay ready to use na ang iyong KY Bluetooth headset. Ang isang advantage ng KY unit versus ng ibang Bluetooth headset sa market ay pwede mo siyang i-connect sa dalawang cellphone nang sabay. Siguraduhin lang na bago mo gawin ito ay na-i-connect mo na na magkahiwalay ang parehong cellphone before. Kapag nagawa mo na yon, once connected na sa isang cellphone ang iyong KY, i-turn off lang ang Bluetooth ng cellphone na yon. Disconnected. At sa pangalawang cellphone, ay i-turn on ang Bluetooth at hanapin sa paired devices ang iyong KY. Connected. And once connected na sa parehong cellphone ng iyong KY, ay any moment na merong tumawag sa kahit anong cellphone, ay direkta mo itong maririnig at masasagot sa iyong KY unit. Para makinig ng music sa iyong KY unit, after mo itong makonek sa iyong cellphone, ay open lang ang iyong favorite music app gaya ng Spotify. Mamili ng kantang gusto mo and hit play. At para naman sa controls, gamit ang jog wheel, twist and hold clockwise para erase ang volume, at twist and hold counterclockwise para naman babaan. Gamit pa rin ang jog wheel, twist ng mabilis counterclockwise for previous song, and twist ng mabilis clockwise para sa next song. At gamit ang multifunction button ay pwede mong i-pause and play ang iyong kanta. Isang short press lang para i-pause at isang short press lang ulit para i-play. During standby mode o kahit nakikinig ka pa ng music ay pwede kang makatanggap at makasagot ng tawag sa iyong KY unit. Once na merong pumasok na tawag, isang pindot lang sa multifunction button para sagutin ito. At press and hold ng 2 seconds kung gusto mo namang i-reject. At kapag tapos na ang inyong conversation ng tumawag sa iyo, para i-end ang call ay isang press lang ulit sa multifunction button. At kapag tapos na ang tawag ay automatic na magre-resume ulit ang music sa iyong KY unit. Meron ding voice dial feature ang KY unit. Para kung meron kang gustong tawagan habang nagda-drive, ay safe mo pa rin magawa ito. Para i-activate ang voice dial feature, ay double press lang ang multifunction button hanggang marinig ang prompt. Voice dial. Hey Google, call Love. Ito ang mga bagay na dapat mong tandaan para mapangalagaan at ma-maximize mo ang iyong KY unit. Kung first time mo palang gagamitin ang iyong KY unit, ay siguraduhin mo nang i-fully charge ito. Malalaman mo kapag fully charged na ang iyong KY unit kapag nag-fade na ang kanyang red light indicator. Kung gusto mong i-pair sa dalawang cellphone ng magkasabay ang iyong KY unit, ay siguraduhin na na-i-pair mo na sila before ng magkahiwalay. Dahil kung hindi, ay hindi lalabas sa available devices sa second cellphone ang iyong KY. Kapag walang gumagana sa KY, ng 15 minutes ng tuloy-tuloy ay automatic itong mag-shut off. Ang total battery time ng KY ay up to 9 hours ng tuloy-tuloy na paggamit. Matagal naman ito ng total of 168 hours on standby mode.